Naka-face mask na rin po ang mga nagsisimba sa Quiapo Church at hindi na rin naghahawak kamay ang mga nagsisimba nang kantahin ang Ama Namin. At live mula sa Quiapo, may unang balita si Bon Aquino. Bon! Ivan, bago pa man magsimula ang bawat misa dito sa Quiapo Church ay dinarasal na yung Oratio Imperata. Sa Oratio Imperata, hiniling ang proteksyon ng Diyos laban sa NCOVID. Nakapaloob din dito ang panalangin na gabayan ng Panginoon ang mga medical experts at mga taong naatasang gamutin at tuklasin ang lunas laban sa NCOVID. Ipinanalangin din ang paggaling ng mga tinamaan ng NCOVID. Kapansin-pansin naman ang pag-iingat ng ilang mga nagsisimba pati ng mga vendors na nagtitinda sa paligid ng Quiapo Church. Ang ilan sa kanila nakasuot ng face mask. Nakantahin ang The Lord's Prayer, hindi rin naghawak-hawak ng kamay ang mga nagsisimba at sa halip ay nagtaas na lang sila ng kamay. Bago naman magsimula ang komunyon ay pinaalala ng pari na sa kamay tatanggapin ang ostya alinsunod sa guidelines ng CBCP para maiwasan ang pagkalat ng NCOVID. Wala yung napalitaan po namin, dahil po sa Lazaro, meron na rin po raw. Kaya ayun, kaya nagmamasdala po kami. Mahirap na eh. Mas masagad din na yung nag-iingat. Protection din sa amin. Kasi dahil merong kawang sakit ngayon. Ano. Yung, lalo na ngayon, yung nangyari sa, ano, yung sa balita sa TV na may namatay dito na Chinese. Iba, tingnan naman natin ang sitwasyon dito sa Quezon Boulevard. Sa mga oras na ito, yung lane ng patungong Quezon City ay maluwag pa sa mga oras na ito. Ito namang lane na patungong Loton, tumataas na rin yung volume ng mga sasakyan. Pero para maiwasan nga yung pagsisikip sa daloy ng trapiko, ay merong mga tauhan ng MTPB rito para tiyakin na hindi magbababa at magsasakay ng mga pasahero yung narito sa gilid ng Quiapo Church. Yun namang mga nakamotorsiklo dito, Ivan, pinapayagan namang mag-park, basta babantayan lang nila yung kanila mga motorsiklo. At yan muna ang latest mula rito sa Quiapo. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Bon Aquino.